Panahon na upang ilatag ang isa sa pinakamalaking preba. Aabutin tayo ng ilang video, ngunit ito ay mahalaga at ang mag-iiba ng kaisipan ng isang tao tulad ng pagiging susi ng aklat ng Genesis sa kahabaan nito. Hanapin natin ang sinuunang lupain ng Havila, ang lupain ng ginto na naging Ophir pagkatapos ng baha noong dumating sila Ophir at Sheba doon. Walang sino man ang kumontra nito. Tingnan nga natin kung anong naiisip mo. Ito ang 100 palatandaan na ang Pilipinas ay ang sinuunang lupain ng ginto na Ophir sa Biblia at sa kasaysayan. Hindi ito isang pabula at ito ay napatunayan na sa buong Solomon's Gold series ng The God Culture. Dahil sa mga kahilingan ng aming mga manonood, kami ay maglalahad ng 100 palatandaan mula sa aming pananaliksik kung saan aming bibigyan diin ng mga pinakamahalaga at pinakamakabagbag damdamin. Ito mga videos na ito ay para sa iilang walang oras manood ng Solomon's Gold series at madaling ibahagi sa mga kaibigan at pamilya, lalo na mga nag-aalinlangan. Hindi kayang palitan ng maikling video na to ang sering yun na naglalaman na 50 videos o pantayan ng pagpapatunay, ngunit ito ay mabisa pa rin gayunpaman. Maaaring panoorin ng Solomon's Gold series para sa mas malawakang pagpapatunay. Ito na ang 11 serye ng 100 palatandaan na ang Pilipinas ay ang Ophir. Iisa-isahin natin ang bawat palatandaan. Sa simula ng aklat ng Genesis 2:10, umaagos noon mula sa Eden ang isang ilog na tumidilig sa halamanan. Anong ginagawa ng ilog? Lumalabas ito ng Eden at dinidiligan ang hardin ng Eden. Kita nyo na ang hardin ng Eden ay wala sa Eden dahil ito ay tinanim patungong silangan sa sinaunang silangan sa katunayan. Panoorin kung paano ito napatunayan. At mula roon ay nahati ito at naging 4 daluyan. Kung gayon, ang isang ilog ay naging 4. 5 iyon sa kabuuan. Nakakamanghang mga teorya na naghahanap lamang ng 4 na ilog na kahit sino sa kanila ay hindi nakahanap at isinasawalang bahala ang pangunahing pinagkukunan ng ilog. Sa katunayan, hindi nila mahanap ito gamit ang mga modernong ilog sapagkat nakadiktaan nila ang baha. Ang pangalan ng una ay Pison. Iyon ay dadaan sa buong lupain ng Havila na ang ibig sabihin ay nagdurusa sa sakit. Ayun pa yung sumpa ni Eva, ang panganganak? Paano yun napunta dyan? Madali lang, dahil ang salitang Havila ay mula sa pangalan ni Eva na parehong salita na nagpapakita ng kanyang sumpa mula sa hardin. Isipin mo nga yun. Nasa kanan ay ang pangalan ni Eva sa Ebreo na binabasa mula kaliwa pa kanan, HWH. At ang Havila ay pareho na may YL sa kalagitnaan. At oo, iyan ay nagre-representa sa mga salita ng mga isla sa Ebreo. At ang EL ay pinaikling Elohim. Ito ay hindi tago, nandiyan na yon. Ngunit walang kahit sino ang kayang tutulan na ang Havila ay siya rin si Eva. Eva, ang Hawa ay ipinangalan mula sa hardin ng Eden sa parehong lupain kung saan sila itinapon. At ang lupain ay ipinangalan sa kanyang sumpa. Ito ay eksakto at perpekto at nandyan lang sa loob ng 1,000 taon. Kaya kung kaya nating hanapin ang lupain ng Havila, ibig sabihin ay kaya din nating matagpuan ang lupain ni Adan at Eva. Ito na naman ang Biblia na nakakamangha at pinapangalagaan ang lupain ito pagkatapos ng maraming taon sa banal na kasulatan. Mayroong 3 likas na yaman kung saan tinutukoy nito ang lupain ni Adan at Eva. At nangyari na isa lang sa buong mundo ang umaakma sa sinaunang paglalarawan. Havila, kung nasaan may ginto, ang ginto sa lupain iyon ay maganda. Mayroong delium at batong onyx. Ngayon, bilang mga mananaliksik,
Kaya natin itong patunayan at makita ang kanilang maibubunyag. Ito ay makabagong impormasyon na nariyan lang at hindi natin nakikita. At huwag niyong kalimutan na si Ophir ay lumipat sa silangan mula Iran. May 3 taong paglalakbay patungo kung saan naroon ang Hardin ng Eden. Kaya tunghayan kung paano ito magduduktong-duktong. Patuloy na subaybayan ang mga susunod na videos pagkatapos nito at hahanapin natin ang lupang iyon sa pamamagitan ng kanyang mga likas na yaman, ginto, delium at batong onyx. Tulad din lagi namin sinasabi, kita niyong walang dapat na pagdebatihan na ang Pilipinas ay ang lupain ng ginto sa buong kasaysayan. Panahon na para ibalik ang kaalamang ito. Para sa mga magkukomento ng walang alam, oo, lagi kami nakakatanggap ng mga ganyan. Hinahamon namin kayong panoorin ang Solomon's Gold series ng The God Culture, ang original na YouTube channel na nagpapatunay na ang Pilipinas ay talagang ang Ophir. Kahit dito, pinapakita lang namin ang pinakapunto. Ngunit, tignan nyo kung paano kayo pahangain ng lahat ng pinagsama-samang 100 palatandaan ng kasaysayan, Biblia, siyensya, geografiya, wika at ng marami pang iba dito sa sering ito. Maraming salamat sa pananood ng 100 palatandaan na ang Pilipinas ay yung lupain ng ginto na Ophir. Kung maaari sanang mag-subscribe sa aming YouTube channel at huwag kalimutang pindutin ang notification bell. Kung gusto nyo lalo pang maintindihan, pumunta lamang sa The God Culture YouTube channel at panoorin ang Solomon's Gold series sa wikang Ingles o Tagalog. Ang link ay makikita sa susunod na screen. Kaya nating malaman ang katotohanan at naniniwalang ito ay pag-aari ng Pilipinas at walang sinuman ang kayang pabulaanan ito. Hanggang sa susunod!